Uy, it's me again mga kapraktis. Kamusta kayo dyan? This time guys, pinakbet naman ang ating pagpapraktisan. Simulan lang muna natin to sa pag-pan fry ng ating mga ingredients na gulay na yan. Kung napapansin nyo, medyo may karamihan ang ating sitaw dahil mura ang sitaw ngayon. Yan. Then sulod na natin ang ating talong na yan. Yun o, ganun din. Pan-fry lang ng bahagya. Yun, hinalo-halo. At yan na, okay na yan. Huwag mo na masyadong palambutin. Then sulod na natin ang ating kalabasa na yan. At sama mo na yung okra na yan guys. Yan, 10 piso kada tali. 2 tali ang okra na yan. At ang kalabasa, 20 pesos yan. Okay, hanguin na yan. Huwag nating masyadong palambutin. Isasapaw natin mamaya lahat ng gulay na yan. At ang ampalaya guys, yan, isang pirasong ampalaya, halagang 18 pesos. Di naman kalakihan. Yun, yan na siya guys, let's go! Yun, start cooking tayo guys. Dagdag tayo ng mantika. Then, isa tayo, sibuyas. Ang ating nakasanayan, iuna. Yun, gisa-gisa. Siguro mga 15 seconds ng pag-isa ng ating mga ricado na yan. Sibuyas, bawang, luya, kamatis. Yan, sulod na ang bawang na yan. Okay. Talaga naman, kung naamoy nyo lang guys, napakabango. Ang sarap talaga ng amoy ng gisadong bawang at sibuyas na yan. At yun na nga guys, hahaluin pa pala natin muli. Then isusunod na natin ang ating luya, syempre. Yun, ang luya na yan. Magtatanggal na lang saan ang ating bagoong. At syempre magdadagdag ng bango at aroma sa ating niluluto ngayon. Yan, giniling guys, halagang 30 pesos lang yan. Tipid-tipid pag may time. Sabi ko nga, kung ayaw nyo naman bumili ng masarap na ulam, bakit hindi? Pero kung gipit, tipid-tipid muna tayo. Gulay-gulay lang muna. Dagdag tayo ng mantika guys. Medyo natuyo na. Siyempre halo-halo. Ayan, maging ganyan lang ang kulay niya guys. Ilalagay na natin ang ating kamatis. Yun ang kamatis na yan. Haluin na yan at durug-durugin ang bahagya ang ating kamatis na yan. At yun na nga guys, parang ganyan lang siya guys. Ilalagay na natin ang ating bagong alamang. Yan, 5 pisong bagong alamang lang ating ginamit dito. Gigisa lang natin siya ng ganyan hanggang matanggal ang pagka-pink niya, para medyo malesin ang kanyang pagkalangsa. Yun o. Yan, haluin na natin yan siyempre. Sa nakikita nyo guys, di na siya masyadong kulay pink. Sige, halu-haluin mo lang. Sa pagkakataong to guys, ay pwede na nating ihalo lahat ang ating pinan-fry ng mga gulay. Yan, uunahin natin siyempre sitaw pa rin. Tapos ang ating isusunod na natin ang ating ampalaya. Yan, ang hindi masyadong madiling madurog pag hinalo-halo. Sige, haluin mo. Hindi, nakalimutan natin isama sa pag-isa guys. Pasensya na, ihabol na natin ang ating pamintang durog na yan. Pagkatapos nating haluin. Yun, muntik na ang maiwan. Then ilagay na ng ating kalabasa at okra na yan. Isunod na rin ang ating talong. Tapos siling haba. Yan, di na natin nilagyan ng siling pula. Then syempre hahalu-haluin natin yan hanggang magsama-sama lahat ang ating mga gulay na yan.
sitaw, talong, ampalaya, okra, kalabasa, at siyempre lagyan natin ng konting gata, halagang 25 pesos yan, isang piga lang guys. Halu-haluin. Dahan-dahan lang sa paghalo dahil baka magkadurog-durog naman ang ating kalabasa at ating okra na yan. Simmer lang natin ng konti. Yan, okay, nakikita nyo guys. Siyempre titikman natin kung kulang pa ang kanyang alat. At lasa, medyo dagdagan natin ang patis para magkaroon pa ng lasa yan. Pwede rin ang asin guys, nas halo lang ng bahagya. At yun na nga, siyempre tigil mo na yan, baka magkadurog-durog. Okay na yan, ating pinakbet na yan. Pasensya na sa version ko guys. You know, talaga naman. Maraming salamat sa panonood. Keep safe everyone. God bless us all.